Inaamin ko naman na mabilis ako magtampo. Yun nga lang kapag pinagtataasan ako ng boses. Mapanakit talaga si Gada kapag kinikilig. Naku, hindi lang niya inaamin. Napansin ko kasi na sobrang tahimik nung dalawa, kaya nagbiro ako. Galit siguro sa akin si Gada kasi hindi namin siya inintay ni Duro. Nagulat ako kay Kathleen. Siya naman lagi nagtatampo sa aming dalawa. Nahuli na kasi sa paglalakad si CJ tsaka si Gada. Kaya napag-isip-isipan namin ni Kathleen na mauna na o hihintayin pa ba sila. May naamoy talaga ako kay Nick. Pero ayoko na muna magsalita. Bahala na muna. Gentleman talaga yan si CJ kahit kailan. Akalain niyo yun, hinintay niya ako ng isang oras. Sino ba naman maghihintay sa akin ng tagal? Alam ko naman na nagka-care sa akin si CJ, pero medyo nakukulitan lang talaga ako. Naiinis lang talaga ako. Alam mo yung parang hindi sincere yung paghingi niya na sorry. Ang OA ko naman kung gano'n, napakaliit na bagay, hindi siya big deal para sa akin. Isang oras ko nang hinihintay si Gada. Eh, nalaman ko na wala pa siya sa linang. Kaya, hinihintay ko na siya para magkasabay na kami. Nag-aalala lang ako kay Gada. Ayaw ko kasi siyang nakikitang nahihirapan. Napansin ko na may ilang yung dalawa sa isa't isa. Pero, sinusubukan pa rin naman ni Krisha kausapin si Leica. Hindi ko na rin alam kung maniniwala pa ako pag may mga ganito klaseng issue. Excited na medyo kinakabahan. Kasi alam niyo yung sitwasyon ko, di ba? Alam niyo, prank akong tao. Pero, nung makasama ko si Krisha, ang awkward ba? Alam niyo yung sa sobrang awkward, gusto ko nang dumubog sa lupa nung mga oras na yun. Alam niyo, na hot seat ako dun sa tanong ni Krisha. Kaya alam niyo ba yung ginawa ko? Nagpakatotoo na lang ako sa sagot ko. Mabuti na lang talaga nagsalita si Nick nung mga oras na yun. Natigil yung tension. Sa totoo, naiilang pa talaga ako kay Leica kasi siguro hindi ko pa siya masyadong nakakasama. Sa tingin ko, nainis sa akin si Leica. Dapat pala, hinayaan ko na lang siyang pumunta ng kusina para hindi na yung mangyari. Sa totoo niyan, nagulat talaga ako kay Leica kasi hindi ko kaya yung confidence niya na itanong yung ganung bagay. Bigla nga ako napaisip sa sinabi ni Leica, siguro mayroong kinalaman yung challenge na to sa pagpili ng love team. Kinabahan ako kasi first time kong makasama sa ganitong content.